Guys, so for today's vlog is magre-restore tayo ng iPad. First ever made na vlog ko to, I guess. Ito yung pinakaunang-unang vlog na ginawa ko dito sa YouTube channel ko. Magre-restore na tayo ng iPad. Yung iPad na yun is matagal na siyang nasa drawer ko. Puro line na yung LCD niya and tinanggal ko na rin yung front glass kasi nga nabasag. And mahilig naman akong magbukas ng mga cellphone, so tinanggal ko na rin yung front glass. Kung makikita yung umorder ako ng bagong LCD at bagong front glass. Ayan. Yung front glass niya, color white. Yung naman yung original nung iPad is color white. Ang nagastos ko pala dyan, kung itatanong nyo, ayun pala yung glue, E8000 ang ginagamit ko na glue kasi sobrang dikit nun. Anyways, yung ano pala, yung nagastos ko pala dyan kung i-compute is 2,189 para dyan sa front glass, sa LCD at yung glue. Ayun, yun lang, yun yung presyo ng restoration natin, sobrang mahal talaga. Umorder pala ako sa Shopee at Lazada. Kasi mas okay na umorder sa Lazada ng LCD kasi madaling mag-return. And kung makikita yun, dapat i-check nyo muna yung mga parts. Kasi ya, syempre, di ba? Baka pa, mamaya pala sira, tapos yun, hindi nakakatawa. So yun na nga yung iPad. Meron siya dating case na ano, color green. Binili ko pa yun last year bago siya nasira eh. Kulay green na case, tapos nag-decide ako ng order ulit ang panibagong case na, which is blue. And first things first, kailangan yung i-unscrew yung 4 screw na naka-hold sa LCD ng iPad. Lahat ng iPad merong 4 screw, yung iba nga 6 pa eh, especially sa mga Pro. So yun na nga, tapos yan, i-lift up yung LCD. Mag-ingat kayo guys kapag magli-lift up kayo ng LCD kasi nga lalo pag basag, minsan may tumatalsik. Ayan, huwag nyo kaagad itatapon kasi mamaya meron tayong itatransfer na part dyan sa, galing dyan sa lumang LCD nyo. Ako lang siguro ang gumawa ng, ayan, kung makikita yun, naiwan yung dating flex cable ng ano, front glass, iPad front glass. Siguro ako pala nga ang gumagawa ng tutorial about dito, ng video restoration na Tagalog yung sinasabi. So ayan, susubukan natin mag-English. Hindi, joke lang, tatagalog na lang tayo. Kasi nga, ano, syempre nasa Pilipinas tayo. Yan. So hi guys, so for today's vlog, we're gonna restore an iPad. So great, yeah. And now, so hindi ko makita kung anong ginagawa ko kasi nga ang ginagawa ko kapag nag-edit ako ng vlog is ano ko muna siya, isa-save ko muna siya sa pinakamababang resolution tapos papanoorin ko habang nag-voice over ako. Ngayon, na-save ko sa sobrang baba, hindi ko makita kung anong ginagawa ko. Ayan, hindi ko na alam kung nasa ang part na ako dyan. So anyways, may tinanggal akong isang metal holder ba ang tawag doon? Yun, tinanggal ko siya. Kasi nga may paggagamitan ako ng dalawang screw. Hindi ko kailangan gamitin to sa lahat ng iPad pero ako kasi ginawa ko kasi vlog ko to eh. Alang naman kayo masunod. Hindi, joke lang. So yun na nga, tawag dito. Ayan na yung pinakabagong LCD. Sinasabi ko naman sa inyo, huwag yung itatapon yung luma kasi kailangan yung i-transfer yung connector na tinatawag. Ano man tawag dyan? Connector? In case naman nasira yan, meron naman binibenta yan sa online. Pwede kayong umorder. Ayan. Tatanggalin nyo yan, tulad nyan. Yeah, that's so cool. Yeah. So anyways, dapat to hindi English eh. So yan, itatransfer nyo siya sa panibagong iPad. Ngayon, para maging kompleto ang restoration, kailangan wag yung basta-bastahin kasi nga, napaka-unfair naman sa seller kung halimbawa nasira tapos wag yung manghihingi ng refund, di ba? And kung makikita nyo, ayan na nga, nakakabit na siya. And yung black tape na tinanggal natin kanina, which is so good, yeah. Hindi, joke lang. Kung makikita nyo, yung black tape na tinanggal natin kanina is ididikit natin siya sa mismong LCD. Yan, tatakpan na natin ng connector. Wala lang, hindi ko alam kung bakit may ganun. Pero kahit wala naman yun, gumagana eh. So anyways, ayan na nga yung pinaka front glass. Unang-una pala guys, kapag order kayo, lagi yung i-check yung ano ha, yung flex cable tulad nun, kinakabit ko dun. Kasi nga kapag may sira yan, hindi nyo na siya may babalik. Yeah, you will never get it back again. And so, parang trip ko tuloy mag-English. So anyways, you will plug the flex cable, then front glass flex cable like that, and the next one is you install a new LCD like that and put it in a place, which is so good. Yeah. Direct pa practice lang kasi ako, bala ko kasi mag-vlog ulit ako sa Twitter. So anyways, ayun na nga, kino-connect ko na siya. Kailangan nyo maging maingat syempre sa pagko-connect kasi nga kapag nasira yung LCD, kasalanan nyo na yan and hindi siya nakakatawa.
So, pagka-pindot ko nga ng ano, lock button, nagulat ako. Yan, yung reaction ko dyan, napasigaw ako dyan eh. Hindi, joke lang. And kung makikita, walang damage, so automatic 5-star na agad yung seller. Ilalagay ko yung link down below. Yes, naman. Ayan, tapos makikita nyo, working din yung front glass na in-order natin. Separate store kasi yan, kasi nga, gusto ko magtipid. Eh, ang mahal ng front glass na binibenta sa same store. So anyways, ayan. Kailangan nyo munang i-activate kasi nga, kapag halimbawa may activation lock na nakalagay, huwag nyo nang ituloy yung restoration, hindi biro lang. Ayan, kailangan nyo munang i-activate para ma-make sure nyo na gumagana ng buo yung front glass katulad nyan. Ayan, i-agree-agree mo lang yan. Tapos, ayan, diagnostics, welcome to iPad, ayan, tulad nyan. Kapag so far so good, mas maganda yung ano yung replacement LCD compare sa original LCD na nakalagay dyan noon. Hindi ko lang alam. Ayan. And so makikita nyo, ubo ako ng ubo. Tapos, kung makikita nyo pala, medyo maraming gasgas ang LCD pag dumating sa inyo, pero take note, meron siyang plastic na nasa ibabaw. Oo, meron siyang plastic na nasa ibabaw, which is so good because it protects the LCD from damage during its shipment like that. And the second one is to, you need to fasten up the screw, the 4 screw. Yes. Oh. Alam nyo kasi, ang hirap kasi talaga magsalita ng voiceover, lalo na pag walang ginawang script. Kapag nagba-vlog kasi ako, lagi akong gumagawa ng script, and sinusulat ko lahat yung sasabihin ko, yung pinaka ano. Pero itong vlog ko na to ngayon, wala talaga itong script. Talagang pinapanood ko lang yung nakikita ko. So yan, kumuha pala ako ng panyo sa maduming damit. Galing sa maduming damit. Tapos yan, yung ginamit kong pamunas. Tapos bigla ako na-realize, meron palang plastic na nasa ibabaw. Sabi ko, may plastic pala. Yan, may plastic pala na nasa ibabaw. So yan na nga yung glue. It depends sa inyo kung nadamihan nyo ba o hindi. Since sa akin naman yung iPad na yan, dinamihan ko na. Pero kapag halimbawa sa customer yan, kasi meron din nagpapagawa sa akin ng mga iPad, ganun, mga iPhone, especially sa mga kaklase ko, hindi ganyan karami yung glue. Kasi yung paglalagay ko ng glue dyan, OA yan eh. Talagang dinamihan ko na para dikit na dikit yung screen. Pero syempre kapag ano, kapag halimbawa ang customer lang yung magpapakabit, ganun. Normal lang kung paano yung factory glue. Ganun lang din karami talaga. Oo. Kasi lahat ng may silver na nakikita ko dyan, nilagyan ko talaga ng glue para secured. Kasi last ako na nagpalit ng LCD, umaangat siya. Yun yung iPad na binili ko noon pa, 2019 yun. Sira na yun ngayon eh, na-overuse ata yun. Color black siya. Ganyan din, kamukha niyan, medyo kamukha. Tapos, wala kasi nga na yun eh. Yung home button nun, medyo pang concave shape pa siya. And yun. Basta ganun, umaangat. Kaya dinamihan ko na ng glue. Kasi mas maganda, mas marami. And sa akin din naman yan. Oo nga, paulit-ulit. Kasi pag customer, syempre, ano lang, normal glue lang dapat. Kasi kapag pinabukas nila sa iba yon, tapos nadamihan mo yung glue, may masasabi at masasabi yung technician na magbubukas in case na hindi nila ulit ipagawa sa'yo. In case na hindi nila ibalik sa akin na ako ang gagawa ulit. Syempre, magsasalita yung technician na masyado ko na parami yung glue. And kung makikita nyo na nga, tinanggal ko na yung ano, protective film. And dahan-dahan nyo nang ilagay yung screen. Ano lang to, one time lang to. Once na naidikit nyo na siya after 5 minutes, hindi nyo na siya ulit pwedeng tanggalin. Kasi sobrang dikit ng E8000 glue compared sa B7000. Opinion ko lang yun. It depends din naman sa inyo, lalo sa mga technician na ano, kung ano ang glue na gusto nila. Pero ako mas gusto ko E8000. Kasi nga, dikit na dikit. Kasi na-experience ko minsan ng B7000, ano siya, in-overnight ko rin siya na ano. Ay, ganun pala ang gawin nyo. Example, gumamit kayo ng glue, dinikit yung sa mismong screen. Ano siya, rubber band yun siya, o bili kayo ng clip sa Shopee. Ako kasi rubber band na lang kasi ayaw kong gumastos ng ganun, parang sayang na lang eh. Ano, i-overnight yun siya, napapatuyuin habang naka-rubber band bago yun siya ulit gamitin. Na-experience ko sa B7000 glue, hindi naman sinisaraan yung product, nagre-review lang ako. Overnight ko na siyang ano, naka-rubber band overnight, pero kinabukasan, pagtanggal ko ng rubber band, diniin-diin ko yung bandang gilid ng iPad, may tumutunog, parang merong crack gate, na parang merong gap na hindi nadidikit, parang merong sticky na sound. Ayan, hindi masyado nakakatuwa. Syempre, di ba? Pero ito naman so far, so good naman sa E8000. 2 days na siya. And wala namang ganun. Sana tuloy-tuloy nga. And napansin ko rin, medyo talagang liquid siya na madaling matuyo. Ang ganda ng glue. And kung makikita nyo, dahan-dahan ang paglalagay nyo ng screen ng iPad, kailangan equal both sides. Kasi nga, wala nag-hold dyan. Talagang bezel nakadikit sa mismong front glass. Ikaw bahalang mag-adjust. Ganun. And kailangan nila mag-ganyan.
Siguro kapag sa mga magbabalak magbukas ng iPad, kuha muna kayo ng experience yung galing sa mga sirang iPad. Huwag nyo agad bubuksan kung halimbawa meron kayong iPad tapos nasira nyo. Huwag nyo agad bubuksan. Kasi ang hirap din talaga eh. Huwag nyo kaagad buksan. Akala nyo madali lang yung ginagawa ko. Ingat na ingat kaya ako dyan. Pinakamahirap kasi talaga lalo na pag iPad. Kasi nga hindi naman screw yun eh. Talagang hit gun ang ginagamit. And i-rubber band yun lang siya. Gaya nga na sinabi ko, merong nabibiling clip sa Shopee, Lazada, ganun. Pero ako, ayaw kong umorder. Kasi nga, parang 400, apat lang na clip eh. Pero okay na yun. Depende naman sa inyo. Pero ako rubber band kasi talaga ginagamit ko sa lahat ng ginagawa ko ha. Sa rubber band talaga. Kasi mas maganda ang rubber band sa akin kasi pati yung gitna ng screen nadidiin parang now hold din. And so makikita yung okay na nga. So thank you so much for watching this video. Follow me on Instagram at @_D_J at DJ. So thank you so much guys for watching this video. Bye!